Hello guys! Eto nga po, this morning po pagising ko, ayan po yung nakita ko guys, sinasa likuran ko. At meron po kami yatang violation kay Lolo Meta. Ngayon guys, paano po natin malalaman kung meron po tayong violation sa ating personal account or page, kung page po yung gamit nyo. Check po natin guys at ituturo ko sa inyo kung paano natin ito makikita. Panoorin po natin. At eto na nga guys, tuturo ko po sa inyo ngayon kung paano po natin makikita at malalaman kung meron pong violation yung ating personal account, kung personal account po yung gamit nyo, or yung ating page. So, since kami po, ang gamit po namin sa pagbablog namin is yung aming page. So, ganito po yun guys. So, nakikita nyo po ngayon dito sa sa screen, ito po yung aming personal account. So, switch po natin yan dito sa right side. So, switch po natin yan sa aming page. Click po natin itong maliit na picture natin. At ayan guys, na-switch na po siya. So, i-open po natin itong right side pa rin po na picture natin sa kanan, sa taas. Then, scroll up lang po natin. Click po natin itong settings and privacy, guys. Yan, makikita nyo po yan, guys, Scroll up nyo. Ayan. So, kailangan po natin i-click ulit itong settings. At ayan na, guys. So, eto na nga guys, open na po natin siya dito. Nakita niyo po dyan, ito na po yung page. So, dito po tayo mag-click sa page settings. I-click po natin guys yung page settings. So, once na-click na po natin yung page settings, so, ito na po yung personal information, yung privacy. So, scroll up lang ulit tayo guys. So, dito po, sa new pages experience, yan, nakikita nyo po dyan guys yung page quality. So, click po natin guys yung page quality. Ayan. Nakita nyo guys, page has no issues. Yan po yung nakalagay. So, good news daw, sabi dito ni Lolo Meta. No violations to show. Pero hindi pa po yan tapos guys. So, dito po sa this page, nababasa nyo, manage admins, monetization, moderation assist. So, click po natin yung monetization. Yan. So, Mike Moto Blog, no monetization violation. You may able to earn money on some tools. Mike Moto Blog follows our partner monetization policies. But we determine eligibility for each tool based on this and other factors. So, ibig po sabihin guys, meron pong violation yung aming page. So, sa recent violation, limited originality of content, i-click po natin yan guys. Lagay po, limited originality of content violation. Yan po yung pinaka-violation po na binigay sa amin ni Lolo Meta. Kung babasahin natin guys, Mike Moto Blog share content that was unoriginal or repurposed content from other sources with limited added value. Page can only monetize content that's original or meaningfully enhanced. If your page had no role in creating a piece of content and doesn't meaningfully alter its source, that content violates our limited originality policy. Below are example of the most common behaviors plug for limited originality. So yun na nga guys, meron daw po kasing na-i-upload, meron kaming na-i-upload na copyright, kaya po kami nabigyan ng violation ni Lolo Meta. Pero na-delete na po yun ng asawa ko. So ito na nga, balik po tayo guys, check po natin yung iba. So sa ineligible country guys, click po natin yan. Ayan, ineligible country. My Moto Blog is in a country where page can't monetize with fan funding subscriptions. Kung di nyo kasi naitatanong guys, dalawa po kami may access ng asawa ko dito sa page namin.
So, na since nasa Qatar po yung asawa ko, tapos ako po yung nasa Pilipinas, so minsan po talaga, in-open din niya tong page namin. Madalas, in-open niya po tong page namin. So, nade-detect pa rin po yun ni Lolo Meta. Kaya po, nagkakaroon po siguro ng problema, nagkakaroon po kami ng red, ano po, red flags. Nade-determine kasi ni Lolo Meta na nasa Qatar siya, eh ang Qatar po is ineligible country. Kaya mas madalas po, ako yung nag-upload, ako yung mas nag-access sa page namin. Kasi, na kahit po anong i-turn off niya pa po yung ano niya sa professional mode niya, na na-notice pa rin po talaga ni Lolo Meta kung nasa ang bansa ka. Kaya yun po, na-check po ni Lolo yung lugar niya. Kaya ineligible country kami. So, yung mga iba pa pong naming tools, kaya nahirapan pa rin po kaming maaprobahan doon. Kasi nasa ineligible country nga po si asawa. Ayan guys. So, ayun na nga guys. Oh, yun po yung ano, ganun po yung paraan para po ma-open natin at ma-access natin kung meron po tayong violation at kung ano po yung pinaka violation ni Lolo Meta sa page natin. So that's for all muna guys. See you po sa susunod po nating tutorial. Thank you for watching guys.